kaniyang pinagsabihan ng bayan ng Israel at ang sabi niya, lagi akong nagbabantay at naghihintay. Nakadipa ang aking bisig, pero hindi kayo tumatawag sa akin. Kaya ang hamon sa umpisa ng mensahe, are you ready? Ikaw ba'y handa na ang buhos ng pagpapala ng Diyos na hindi mo kayang bilangin ay mag-umpisang mangyari sa iyong buhay? So kung ikay handa, manalangin tayo. O Diyos, kami ay nasa kahandaan, sapagkat ang bawat pagtitipon ay iyong itinakda at sa bawat aming pagsamba ay laging may pag-ulan ng iyong kabanalan, biyaya at kapayapaan. At sa iyong mga kamay, tinatagubilin ko ang mensaheng ito at bawat puso ay magbukas at ito ay maging sisidlan na kayang tanggapin ang lahat ng katotohanan. At sa kapangyarihan ng iyong Espiritong Banal, maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. At ang mensahe po, God is able. Sabihin mo, God is able. Ilakas mo, God is able to renew and revive you. God is able to renew and revive us. Napakahalaga po ng renewal at revival. Kailan mo ito mapupunan na kailangan mo ang renewal at revival? Pagtamad ka ng manalangin. Tingnan mo ang iyong katabi. Kumusta ang mga katugunan sa iyong panalangin at gaano ka ba katagal na nakikipagkwentuhan sa Diyos? Kaya kung maiksi at kakaunti ang oras mo sa pakikipag-usap sa Diyos, you need renewal and revival. Kung sa bahay ninyo ay laging telebisyon ang nakabukas, dahil pag ikaw ay umuunlad at nakasentro ka ay sa pag-unlad, dadami ang telebisyon sa iyong bahay. At ang diablo tuwan-tuwa, dahil ang pagkakaisa ay mahirap mangyari sapagkat kahit sa kubeta ay may telebisyon. Hello? Ang diablo hindi makikialam basta ito ay laban sa alab mo sa Diyos, hindi siya makikialam. Pero pag nag-umpisa kang manalangin, gagawin niya ang lahat ng pakikialam. Manalangin tayo, banal na Espiritu. Sa iyong pagsama, wala kaming talo sapagkat higit pa kami sa mananagumpay. Pagpalain mo ang bawat isa at mawala ang struggling life. Mawala iyong pag-aalinlangan sa bawat isa at maging maunlad at maalab ang lahat sa buhay na relasyon sa iyo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At napakagandang iyong intindihin mo po na mabuti. Huwag mong kakausapin ang diablo. Ulitin kong muli, do not spend any single second conversing with the devil. Ano ba ang boses ng diablo? Nako, hindi ka pagpapalain ng Diyos dahil ikaw ay, ayan, 1, 2, 3. Boses ng diablo yon. Dahil ang tinig ng banal na Espiritu, hindi ito humahatol sapagkat ito ay humahamon para tayo ay mag-alab. Ito pa ang boses ng diablo. Matanda ka na, huwag ka nang mangarap. Hintayin mo na lamang ang iyong kamatayan. Boses ng diablo yan. Ano ang boses ng Diyos? You are able. Because God is able. Kaya kahit ano ang edad mo, kahit ano ang nangyari sa iyong buhay sa nakaraan, God is able. So ang unang katotohanan is God is able to disable. Ang pangalawang katotohanan, God is able to enable. Disable and enable. So ang Diyos ang may kapangyarihan para ikaw ay bigyan ng kakayahan sa mga imposible. At ang Diyos din ang may kakayahan para alisin yung iyong pagtitiwala sa sarili. Ang ibig ba sabihin, hindi na tayo magtitiwala sa sarili, dapat.
sapagkat ang umpisa ng right attitude, at ang right attitude dito po yung iyong concentration sa tamang pag-iisip para tama ang iyong pakiramdam. Right thinking will give you a healthy emotion. Ang tamang pag-iisip po ay bibigyan ka ng malusog na damdamin. At kailangang laging iniisip mo, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Mapalad ang mga aba na walang pinagtitiwalaan kundi ang Diyos. Kaya nga po, ngayong sandaling ito, nais kong iyong intindihin na ang pag-ibig ng Diyos ay 24 oras na tumatrabaho sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya't iyong unawaing mabuti at intindihin. Sa 1 Corinthians 15:10, nais kong inyong makitang mabuti ang sikreto at susi ng buhay ng matatagumpay na Kristiyanong katulad ko at katulad mo. But by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. At kung titingnan po natin, ang ating kaligtasan is by grace, at ang ating pagpapatuloy sa kaligtasan is also by grace. Ephesians 2:8, we were saved by grace. For by grace are ye saved through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God. So tayo'y ligtas dahil sa biyaya ng Diyos. At hindi natin ito ginawa. At ang ating gagawin lamang ay paniwalaan na tayo'y ligtas. At ang kaligtasan hindi pinakikiramdaman. Ang kaligtasan pinaniniwalaan. Dahil pag pinakiramdaman mo ang iyong kaligtasan, baka ikay magduda. Paniwalaan mo na lang na ligtas ka sa biyaya ng Diyos. So, ang kaligtasan, sabi ng verse 9, not of works, lest any man should boast. Hindi natin ginawa, kaya tayo naligtas. Kaya wala tayong ipagyayabang kundi ang Panginoon dahil siya ang tumapos sa lahat ng kailangan na gawa para sa ating kaligtasan. At para saan ang ating kaligtasan? Verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Para saan daw ang ating kaligtasan? Bakit daw tayo niligtas? Para sa mabubuting mga gawa. At ano yung mabubuting mga gawa? Ang sabi roon, which God had before ordained that we should walk in them. So yung mabubuting gawa ay naitala na at naitakda na. At ang sabi doon, dun kayo mabubuhay. So what are those ordained good works? Ano yung mga itinakdang mabubuting mga gawain? Saan mo yon makikita? Sa James 1:25, dito natin makikita yung good works. Ano po ang sabi doon? But whoso looketh unto the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Doer of the work, and then his deed. Manggagawa ng gawain, at ang kanyang mga ginawa ay pagpapalain. Hello? So dito makikita natin na tayo pagpapalain sang-ayon sa ating mga ginawa, at yung ating mga ginawa ay ayon sa salita ng Diyos. Ibigin mo ang iyong kapwa, and that is good work. Igalang mo ang tatay at nanay mo, those are good works. Ibalik ninyo ang ikapo, that is good work. Huwag ninyong ipagpaliban ang pagdalo sa araw ng pagsamba at mangilin kayo, that is good work. At kapag ginagawa mo yon sa lahat ng iyong gagawin, kahit maliit pa ang iyong sweldo at ikaw ay endo, mawawala ang endo at ikaw ay magiging mabubuhay na tuloy-tuloy.
At mararanasan mo kung paano ang Diyos ay gumawa ng himala sa iyo. At kailangang maintindihan mo ang himala dahil ang Diablo ay mandaraya. Paggawa niyang himala, kailangang madetect mo agad yon para hindi ka madaya. Basta ang himala na galing sa Diyos, nag-aalam ka sa Diyos. Pero pag ang himala ay gawa ng Diablo, ihihiwalay ka sa alab ng buhay na relasyon sa Diyos. Kaya nga po, ating unawaing mabuti, ikaw at ako ay nabubuhay para gawin ang ibig ng Diyos sa pamamagitan ng grasya sa 2 Corinthians 12:9. So, grasya lang po. Amen? Grasya lang. At ang sabi dito, and he said unto me, so, kayo ba'y naniniwalang nakikipag-usap ang Diyos? Sapagkat napakalinaw dito, ang sabi ni Pablo, at sinabi niya sa akin, my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. So what is grace? It is His strength. So my grace is sufficient for thee, for my strength, which is my grace, is made perfect in weakness. So saan daw magiging sakdal at ganap ang lakas ng Diyos kapag ikay mahina? Kaya hindi po kasalanan kung makaramdam ka ng panghihina. Hindi po kasalanan kung makaramdam ka ng pag-aalinlangan. Ang kasalanan po ay ang pagpapatuloy na nag-aalinlangan. Ang kasalanan po ay yung nagpapatuloy na nagdududa. Kailangan pong sandali lang yun at sabihin mo, Panginoon, ako po ay hindi nagdududa, paniwala po ako sa iyo, alam ko na sa iyo nang gagaling ang lahat. Amen? And that is faith. Grace at work through and by faith. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. So the grace of God is the strength of God. The grace of God is the strength. It is the power of Jesus. So ang grasya ay kapangyarihan, lakas ng Diyos at kapangyarihan ni Kristo. Kaya pag tayo nasa grasya, marami pong nakapapagod. Pero kapag ginamit mo ang grasya, hindi ka mapapagod. At makapagpapatuloy kang gawin ang lahat ng mabubuting nais ng Diyos na makita sa atin. At nais kong iyong intindihin na kailangan natin ang banal na Espiritu bawat araw. At kailangan 24 oras puspos tayo lagi ng banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu ay darating sa buhay natin sa anyo ng langis, tubig, ulan, and then hangin. So oil, water, rain, and then wind. At ano po ang mangyayari? So pag sinabi pong oil, gaganda ang iyong mukha dahil magkakaroon ka ng maunlad na pananaw. So oil represent gladness in your countenance. So ang langis po ay nagpapaganda ng iyong pagngiti. Kaya pag nasa harap tayo ng pagsubok, because of the oil of gladness, magagala ka. Sapagkat pag idinaan tayo sa pagsubok, ang ibig sabihin, malaki ang tiwala ng Diyos sa iyo. Hello? Maturity is through passing tests and trials. Immaturity is evading tests and trial. But we are mature. Kaya ang mga pagsubok ay ating kinagagalak dahil tayo ay maunlad sa ating buhay na relasyon sa Diyos. Walang umunlad na hindi idinaan sa pagsubok. Pero ang pangako ng Panginoon, hindi ko kayo idaraan sa mahigpit na pagsubok. Kaya yung bawat pagsubok mo, hindi yan straight jacket. Iyan ay maluwag. Mag-enjoy ka lang at ikaw ay iaangat ng Diyos. Oh, ang Diyos ko po ay napakabuti. Ang Diyos niyo rin ba ay mabuti? Kung mabuti sa inyo, ang Diyos ko at Diyos mo ay mabuti rin. Ang Diyos natin ay napakabuti sa atin. Amen.
Amen. Hallelujah. Kaya kailangan araw-araw ay renewal and revival. Be you transformed by the renewing of your mind. Pag sinabi pong renew ay dating isipan pero pinalitan mo ng bago. Hindi naman pinapalitan ng ating utak, the same brain, but different content. Hello? Kaya makikita mo that you need renewal and revival pag mas marami ang oras mo sa iyong cellphone, sa iyong Facebook account, hanggat maaari, iniiwasan ko ang messenger sapagkat ako lang ang messenger sa sarili ko. Hello? Pag sa messenger ka lagi tumingin at nakipag-chat ka, kulang ang 2 oras na dapat ay gugugulin mo sa pakikipag-usap sa Diyos. Pero marami pong Kristiyano ang kausap ay yung nag-Facebook. Maganda po ang Facebook, pero kung pati ba namang gulay na inani ay ilalagay sa Facebook at ulam na niluto, ay yun po palagay ko po yun ang tawag sa English ay baloney. Walang kwenta at walang halaga. Kaya nga, gamitin natin ng tama yung mga gadget. Sapagkat ang, alam niyo po ba na ang Biblia ay 1/3 ng content ng Biblia is about prophecy, about the future? Na sa huling panahon, uunlad ang karunungan ng tao. At sa huling panahon, ang hanap buhay na magpo-prosper ay tourism. Hello? Sinabi na yun, nakita na ni Daniel 1,000 years before na ang tao ay maglalakbay sa buong daigdig. Dati yung awitin, hindi ninyo kilala itong mga awit, si Nat King Cole. Hindi hari na malamig, Nat King Cole. So, ito po'y mahusay ng mga awit at ang kanyang sumikat na isang awitin, ano po yun, around the world in 80 days. Yun po'y noon. Pero ngayon, hindi po around the world, around the globe 4 times a day. Sa ano pong paraan? So, sa Mach speed po ng spaceship, 4 na ulit na iniikot ang planeta sa isang araw. Yung pag sinabing Mach speed, 1,000 po yung bilis doon. Kaya tayo nasa huling panahon. Kaya huwag kang magsayang. Amen? Kung marami ka mang television sa iyong bahay, siguraduhin mo na signal ang iyong cable. Sapagkat nandun tayo sa channel 185, ang taas ano po. At nandun din po tayo sa EDS Radio, TBN EDS Radio. Yun po ay Monday to Sunday. Kaya nga po, kung ating uunawaing mabuti, huwag mong sasayangin ang bawat araw mo sapagkat sa bawat araw nakatakda ang iyong pondo. Bibigyan ka ng Diyos ng fund kung gagamitin mo ng tama ang iyong maghapon. At paano ang paggamit ng tama sa bawat maghapon, unahin mo lagi ang Diyos. At huwag kang matakot kung may maramdaman ka, itaas mo ang 2 kamay mo at magpuri ka sa Diyos. At manindigan ka kung ano ang nasa salita ng Diyos sa mga latay niya, tayo'y pinagaling. Pero bihira po ang nakapaninindigan sa salita ng Diyos. Mas gusto nila ang pakiramdam nila, ang kanilang paniwalaan kaysa salita ng Diyos. Marami po pag kinapos ng pera, hindi nadadalo at magtatampo sa Diyos. Wag po. Ang kakapusan sa pera ay kakulangan ng karunungan. If you have wisdom, wisdom, if applied, will produce money. Ulitin kong muli, kung kulang ka ng pera, ang ibig sabihin, kulang ka ng karunungan. At kung ikaw ay tatanggap ng karunungan mula sa Diyos, yung karunungan pag ginamit mo'y magiging pera. Manalangin tayo, Diyos na dakila amang makapangyarihan, katapat nang lahat ng salaping kailangan namin ay karunungang buhat sa iyo. Ibigay mo po ito sa bawat isa at maging manggagawa sila ng bawat karunungan darating sa kanilang buhay. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, ating intindihing mabuti. It's always by the anointing and anointing means it's by the Holy Spirit. Ako po nagpapatuloy, it's because of the anointing. If not for the anointing, hindi po ako makatatayo at makapagpapatuloy. It's only because of the anointing. And the anointing come in several forms.
Sa Psalms 133 verse 2, ipakikita ko sa inyo on how the anointing will affect you. Ano po ang sabi ron? It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, even Aaron's beard that went down to the skirts of his garment. Ito po ang anointing. Ang banal na espiritu na katulad ng langis, pag ibinuhos, ito ay buong katawan ay naaapektuhan. Una ay sa ulo, pababa, sa balbas, patungo sa kasuotan. So, ibig sabihin, ang kapangyarihan ng banal na espiritu ay lulukob kapag ito po ay iyong natanggap. At kailangan araw-araw. Ang banal na espiritu ay araw-araw na nasa atin, pero yung kanyang kapangyarihan, hinihingi po yan araw-araw. Ulitin kong muli, the Holy Spirit never leave us and He has never left us any single moment. But the power, we need an infusion of new power every day. Kailangang matanggap natin yung laging bagong kapangyarihan at yun ay magaganap sa iyong sandali ng paghingi. So, at pag ikay puspos ng Espiritu, hindi ka matatakot sa mga imposible. Mapapangiti ka at sasabihin mo, simple pa lang itong imposible. Because in Jesus, you can do all things because He will always strengthen you. Wala pong pagod pag nasa karunungan ng Diyos. Kaya kung masasabi mo, tingnan mo ako, at sa edad kong ito, ako'y malakas at masigla pa rin. Why? Because of the anointing. Hello? Kaya, wag mong ipagsasabi kung ano ang kahinaang nararamdaman mo. Ang ipagsabi mo, ikay malakas dahil kay Kristo. At aalis yung kahinaan. Kung ano ang sinabi mo, yun ang uunlad sa iyong buhay. Kaya paunlarin mo ay ang salita ng Diyos, hindi ang iyong pakiramdam, hindi ang iyong nakikita. God is great. And what is the perfect validity of that greatness? He can send earthquake. That is the greatness of God. Makapagpapalindol siya ng 10 na lakas na 10. Kaya ba yun ng Diyos? Pero pag nagtitiwala ka sa Diyos, mag-i-enjoy ka doon sa intensity niyo. Hello? Kaya intense. Pag intense ang iyong pag-ibig sa Diyos, walang lindol na tatakot sa iyo. Amen? That is anointing. Kaya nga ating unawaing mabuti. Naranasan ko na yung intensity 7 noong 1991. Kaya alam ko ang aking sinasabi. Kung ako ay nag-enjoy doon sa intensity 7 sa ilalim ng malaking gusali, Pacific Bank Building noong 1991, palagay ko yung 10 ay kasinlakas din noong 7.5 yata. Kaya nga iyong unawaing mabuti, magtiwala ka sa Diyos at magpatuloy kang nagtitiwala. At ito ang titiyakan ko sa inyo, kaiba ang magiging pagsama sa iyo ng Diyos, kaiba ang magiging paggawa sa iyo ng Diyos. At maintindihan mo kung ano ang kapayapaan. Maintindihan mo kung ano ang mabiyayang buhay. Ang laging makikita mo, hindi ka pahamakan, ang makikita mo ay kasaganaan. Ano ang sabi ni Caleb at ni Joshua? 12 espiya bumalik at nagbigay ng majority report. Ang sabi nila, nakakatakot doon sa lupaing ipinangako sa atin ng Diyos. Puro higante ang nakatira doon. Ang mga higante, yung Anakims, 4 na uri ang lahi ng mga higante. Yung nakita nila sa Hebron lang, isang lugar ang mga higante. Kaya nga kung titingnan po natin, kahit sa Pilipinas merong lugar ng mga maliliit na tao. Mga Mangyan sa Mindoro, mga Ita sa Zambales. Pero hindi po lahat ng nasa Pilipinas ay Ita at Mangyan. Hello? Yan po ang suliranin ng mga nagbibigay ng balita. Yung maliit, pinalalaki nila na parang yun ang kabuuan. Ang higante ay nasa Hebron lang at ang sabi ni Caleb, pagdating natin sa lupang pangako, ang gusto ko yung lugar ng mga higante. Sapagkat pag higante ang kalaban mo, hindi ka matatalo sapagkat masasanay kang pumatay ng mga higante. Kaya pag ikay nagsanay na lutasin ang mga imposible, ito ang sasabihin ko sa inyo, tatanda ka na higit ka pa sa mananagumpay at magigikang bayani sa lahat ng labanan.
ang salitang bayani ang kinaligtaan ng maraming tao. Gusto nila ay sila ay wala lang. Nung araw, uso ang bayanihan. At natandaan ko, pag sinabing bayanihan, pag ang isang bahay ay ililipat sa ibang lote, inuusong po yan ng magkakabarangay. At ako ay hindi kausong dahil ako'y bata pa noon, pero nakasakay ako doon sa kubong inuusong. Kaya meron akong magandang alaala sa bayanihan. At ang Pilipinas po ay kailangang maibalik sa bayanihan. At ang lahat, ang kayumangging lahi ay matatapang at mga bayani. Kailangan maibalik natin yung sinabi ni General Douglas MacArthur sa United States Congress at ang sabi niya, I will cross the Yellow River and conquer China. Tinanong siya ng isang congressman at ang sabi, how shall you do it and by what way? So give me one battalion of Filipino soldiers and I will conquer China. Recorded po yun sa history. Pero ngayon, ang mga bayani ng Pilipinas ay si Superman. Hello? Huwag po. Kailangan si Jesucristo ang ating bayani at sakupin natin ang dapat nating masakop at turuan natin ang ating mga anak na magtiwala sa Panginoon dahil pag tinuruan mo ang iyong mga anak, wala kang problema sa kanya sapagkat bahala sa kanya ang kanyang pinagtiwalaan ng Panginoong Jesucristo. So the Holy Spirit will come in like water. Sa Psalm 78:20, pakikita ko lang po sa inyo. Behold, He smote the rock that the waters gushed out and the streams overflowed. Can He give bread also? Can He provide flesh for His people? So, yun po'y katanungan ng kasagutang kaya kang pakainin ng Diyos. Kaya kang bigyan ng lahat ng iyong kailangan ng Diyos. Ang kasagutan dito, kayang-kaya ng Diyos. God is able to supply all our need. God is able to give us bread. God is able to give us house and clothing. God is able. Pero yun po'y magsisimula pag ika'y nagpatuloy na nagtitiwala sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan at kakayahan. Kaya kailangan tuloy-tuloy at huwag mong titigilan ang pagtitiwala sa Diyos. And then, katulad ng ulan sa Joel 2:28, makikita po natin na ang banal na Espiritu ay katulad ng ulan. And it shall come to pass afterward that I will pour out my Spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. So pansinin po natin, ang mga tao po, pag tumanda na ay hindi na nangangarap. At ang masaklap po sa tao sa kanyang kabataan kapag siya'y walang pangitain. At makikita natin na bata pa ay naghahabulan na at naghahatawan na ng pamalo sa tondo. At ang dahilan, kulang ng mga magulang na magtuturo sa kanila ng wasto at tumpak na pag-uugali. Do not be an absentee father and mother. Dahil ang promised land natin ay ang ating pamilya. Ang ating yaman ay ang ating mga anak. Kaya huwag natin silang pababayaan. Huwag mo siyang iiwan sa kung kani-kanino dahil baka turuan ng maling mga moralidad. Kaya napakahalaga at napakaginhawa na mabuhay tayo na laging nasa puspos ng banal na Espiritu. At kahit matanda ka na, may pangarap pa rin ilalagay sa iyo ang Diyos. At sa mga bata, bibigyan ka ng magandang pangitain tungkol sa gagawin ng Diyos sa hinaharap. Sa Hosea 6:3, ito po ang palatandaan ng ulan.
Then shall we know it if we follow on to know the Lord? So sino raw po ang matututo, yung naghahangad na matuto? Hello? Yung matututo ay yung naghahangad na matuto. So desire is essential. Kailangan maghangad ka dahil ang buhay po natin hindi lagi tayong bata na naglalaro lang. Darating din po tayo doon sa age of responsibility. Kaya kailangan ang bata pa ay tinuturuan na ang mga bata on how to be a leader. And a good leader started as a good follower. And a good follower start in his the confine of his house. Kaya napakahalaga po. At ang sabi po dito, at kung magkagayon, malalaman natin, kung tayo susunod na talagang malaman natin at makilala ang Panginoon, ano ang ating kikilalanin sa Panginoon? His going forth is prepared as the morning, and he shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth. So renewal and revival is God's visitation. Ang pagbabago po ng isip at ang pagpapanibago ng buhay, yun po ay pagdala. We cannot do revival. It is God's decision alone. Kaya nga, mag-uumpisa ang revival, una personal. Kailangang magkaroon ka ng personal revival sa iyong prayer life. Kaya kung titingnan po natin, bakit ang simbahan ay mas marami ang babae kaysa lalaki? Bakit ang mga Hindu sa kanilang relihiyon puro lalaki? Ang Muslim, puro lalaki. Ang Kristiyano, iilan ang lalaki. Pero salamat at dumadami ang lalaki dito. Tingnan mo nga at baka siguraduhin mong lalaki ang ating kasama. Amen. So, kailangan pong dumami ang lalaki sapagkat ang lalaki ay makapupunta po kung saan-saan dako ng higit kaysa isang babae. Kahit na madilim pa ang daan, ang lalaki po ay makalalakad ng solo. Kaya, ating unawain, tiyak ang pagdating ng banal na Espiritu sa ating buhay at ito po ay sa araw-araw. Ngayon, ating unawaing mabuti. How shall you know that you need a personal revival? Paano mo matutuklasan na kailangan mo ang personal na pagsigla? Simple po. Kapag ikaw ay inuuna mo ay kusina pagkagising sa umaga, you need revival. Hello? Kung uunahin natin ang Diyos, kailangang maaga tayong matulog. Tahimik. Sapagkat sa madaling araw, yung oras ng alas 4, dyan active ang lahat ng Espiritu. At dyan napakalawak ng karunungang ibinubuhos. Alin sa mga karunungang iyon ang iyong tatanggapin, ang sa kadiliman o ang sa liwanag? Kaya kailangan ang alas 4 pa ay gising na tayo. Gumising ka lang at matulog ka uli. Hindi po. Pagkagising mo, magpuri ka sa Diyos. Makipag-usap ka sa Diyos. Ihanda mo ang iyong sarili sa pakikipag-usap sa Diyos. At hayaan mong Diyos ang mag-umpisa ng kwentuhan. Kadalasan po tayo ang mabilis mag-umpisa at pag nakasabi na natin ang lahat, good night, Lord. Bye-bye, Lord. Hindi po hayaan natin yun pong waiting. Kailangan po ikay pumipikit. Hindi baling makatulog ka, gigisingin ka uli ng banal na Espiritu, makinig ka uli. At maririnig mo ang kanyang boses at ang kanyang ibig na pagkwentuhan ninyo. Kaya anuman ang madama mo sa iyong isipan na ini-impress sa iyo ng banal na Espiritu, yun ang iyong idalangin. Kaya napakaganda po na ating maintindihan. We need personal revival kapag mas mahalaga pa sa atin ang mga bagay
na ginagawa natin. Marami po sa atin ay workaholic. Trabaho lang ng trabaho at nakakaligtaan nila ang mahalaga. At pag tayo po personally ay na-revive sa buhay ng ating panalangin, sa buhay ng ating pagbabasa ng Biblia at sa buhay ng ating pagdalo sa mga gawain, ang pangalawang revival na dapat mangyari sa atin, a revive prayer habit, a revive prayer life. Kailangan magkaroon tayo ng panibagong sigla sa uri ng ating pananalangin. Kailangan ang panalangin natin ay higit na mas maraming oras sa bawat maghapon. At pag nakita mo na suplado ang mga kasama mo sa simbahan, that is an evidence that you need revival in the church. Binati ka ba ng mga ushers? Nakangiti ba yung mga bumati sa iyo o nakasimangot? Huwag mo silang ahatulan, idalangin mo sila na ngumiti. Amen? So prayer is the start of any revival. Kaya pag nakita mo na hindi ka binabati ng mga nakakasama mo linggo-linggo, you have to pray. Kailangan tayo maging personal sa isa't isa dahil tayo pamilya ng Diyos. Salamat at walang amen. Dahil usually ang mga tao ay gusto ay sarili lang niya. At marami ang nasa simbahan, bukas ang kanilang tenga about their need. Pero laging tandaan mo, if you are conscious about the need of others, God will provide for your need. Kaya kailangan ang laman ng ating puso ay yung pangangailangan ng iba at bahala ang Diyos sa pangangailangan natin. Yun pong joy ay Jesus others in you. Si Jesus muna at ang iyong kapwa, bahala si Jesus sa iyo. Amen? Ang prayer po, praise, repent, ask, and yield. So, purihin mo ang Diyos, pagsisihan mo ang iyong kasalanan at humingi ka ng tawad at ipaubaya mo ang lahat sapagkat ang bahala ay ang Diyos. Yung yielding po ay pagpapaubaya sa Diyos, ang Diyos ang masusunod. Kung ngayon niya ibibigay o sa makalwa o sa isang buwan, ang Diyos ang masusunod, magdiwang ka lang. At ikagugulat mo sapagkat yung hindi mo hiningi ang sunod-sunod na ibinibigay sa iyo at matutuklasan mo, aba, alam ng Diyos ang kailangan ko, hindi pala yung hinihingi ko ang kailangan ko, hindi pala yun ang immediate need ko. Sapagkat laging tandaan po, in order of priority, alam ng Diyos kung ano ang dapat una. Payag po ba kayo? Pero tayo nakasentro ay sa pera, pero hindi pera ang una. Ang dapat na mauna ay karunungan, at doon sa karunungan magkaroon ka ng pangitain, at doon sa pangitain humingi ka ng estratehiya kung paano mo maisa sa buhay ito. At pag naisulat mo na at naitala ang payo ng Diyos at iyong ginawa, isa-isa itong mangyayari. At ikagugulat mo sapagkat yung lahat ng nawala sa iyo ay ibabalik ng Panginoon. Hallelujah! Mas maganda kaysa doon sa nawala. Job 42, lahat ng nawala kay Job ay ibinalik. Mas magaganda yung kanyang mga anak. Guwapo ang mga lalaking ibinalik ng Panginoon at guwapa ang mga babaeng ibinalik ng Panginoon. Pero iyo pong unawaing mabuti, kailangang paigtingin mo at pagalabin mo ang iyong sarili sa paniniwala na Diyos lamang ang iyong kailangan. Iulitin kong muli, Diyos lamang ang ating kailangan. Ngayon, una, God is able to do. Kayang gawin ng Diyos, tingnan natin sa Ephesians 3:20, God is able to do exceeding. So now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think according to the power that worketh in us. Hindi ho pwedeng manatili kang kapo sa pera at hindi rin pwedeng manatili ka na laging ang buhay ay
dole outs o yung kung ano lang ang yung matanggap. Hindi po, laging apaw. The blessing shall overtake you because God shall command the blessing to into your storehouse. Iutos ng Diyos ang iyong pagpapala sa iyong mga kamalig. At kung paano ito mangyayari, basta paniwalaan mo at ito'y mangyayari sapagkat nangyayari sa akin, mangyayari din sa inyo. Amen? So, God is able. Ako'y naniniwala, God is able. Kaya kung ako'y may pangangailangan, ang takbuhan ko ay ang Diyos sapagkat siya lamang ang may kakayahan to supply all my need according to His riches in glory by Christ Jesus. Kadalasan po ang takbuhan natin ay bangko. At pag nadaanan ka mga text na ika'y pauutangin ng from 50,000 to 2 million without collateral, huwag ka pong sasakay doon dahil pag nakuha ang iyong pangalan, uubusin ang laman ng ATM mo. Hello? Magigang matalino. Sino ba naman ang magpapautang bago ang bangko magpautang? Nako, katakot-takot na pagsisiyasat. Tapos sasabihin, without collateral, huwag mong paniwalaan yan. May isang kakilala ako na galak na galak dahil pauutangin siya ng 20 million para makapagtayo siya ng kanyang negosyo. Pero ang uutang, dahil siya blacklisted sa lahat ng bangko dahil nagtalbugan yung kanyang cheque nung siya ay malugi. Kaya't ang iuutang siya ng nakilala lang niya sa pangalan niya dahil meron siyang credit limit na ganong kalaki. At ang sabi niya, sa akin pupunta yung 20 million, pero tayo may kasunduan na ikaw ang may utang sa akin. Sa palagay mo ba, ibibigay nung nag-loan yung 20 million sa kanya? Hindi po. Yan, sabi ko sa kanya, huwag mong paniwalaan yan at huwag kang malinlang. At ang sabi niya, eh sayang po, kailangan eh, madali pa lang mag-loan. Sabi ko, huwag. At napilit ko siyang huwag at hindi na siya nag-loan. At nung umuwi ako, nabato yung aking sasakyan sa galit ng Diablo. Dahil hindi niya nalinlang yung tao. Ngayon, nahuli yung bumato. At mga bata. At ang sabi ng pulis at tanong ng pulis, bakit mo binato yung dalawang bus at yung sasakyan ko? Eh malalaking ibon po ang nakita ko. Lulong pala sa droga. Yung mga truck ay ibon ang palagay nila, kaya binabato nila. Kaya nga po, nais kong iyong intindihing mabuti. Kailangan tawanan mo ang iyong problema. Amen? Sa bawat pangyayari na may bangga ang sasakyan, hinihimas ko yun at ako'y nagpupuri sa Diyos. Salamat po sa malaking tiwala mo sa akin. Hello? Sapagkat yung sasakyan ay para lang kamelyo yan ng unang panahon. Parang kabayo lang yan. Kaya nga, kailangan ang pag-ibig mo at pagmamahal ay sa Diyos at sa iyong pamilya. Paunlarin mo yan at pagkakatiwalaan ka ng malaking biyaya at pagpapala. So God is able to do. Higit sa kaya mong hingin, higit sa kaya mong isipin. Sapagkat nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo ba yung kapangyarihan nasa iyo? The same power na kay Jesus nung siya ay magkatawan tao. And that power is the Holy Spirit power. Kaya kayang-kayang pagtagumpayin tayo dahil yung presensya ng banal na Espiritu sa atin. Ang pangalawa, He is able to subject everything. Sa Philippians 3, so He is able to subject everything to Himself. Philippians 3:21. Tingnan po natin. Who shall change our vile body that it may be fashioned like unto His glorious body, according to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. So, ang Diyos lamang ang may kakayahan na baguhin ang ating katawan. Payag po ba kayo na kaya niyang papayatin ang mataba at kaya niyang patabain ang payat? Payag po ba kayo? Sabi rito, sino ang magbabago ng ating katawan para ito ay mahugis niya na katulad ng kanyang maluwalhating katawan sang-ayon sa tumatrabaho na kakayahan para
dakpin o para kunin ang lahat ng mga bagay para sa kanyang sarili. Kaya nga, kung titingnan mo po ito, ikaw at ako ay binubuhay lang ng Diyos para sa kanyang sarili. Kaya kung naniniwala ka that God is able to prosper us, yan po ang mangyayari sa iyo. God is able to help us, yan po ang mangyayari sa atin. Sabihin mo, God is able. Then ang pangatlo po ay Hebrews 2:18. Ano po ang sabi ng Hebrews 2:18? For in that He Himself had suffered being tempted, He is able to succor them that are tempted. Idinaan siya sa lahat ng pagtukso at pagsubok para matulungan niya yung dumaraan din ng tukso at pagsubok. Kaya niyang tulungan, ikaw at ako sa panahon ng ating pagsubok sapagkat siya ay idinaan sa lahat ng pagsubok, hindi siya nadaig. Ikaw din, pag tinulungan niya, hindi madadaig ng tukso. Amen po ba? Because He is able na sakluluhan sila na dumaraan sa mga pagsubok. Kaya kailangan ang kamalayan natin ay laging nakatuunay sa Diyos. Kailangan laging ating pinararangalan ay ang Diyos dahil ang Diyos ang may likha sa iyo at sa akin at ikaw at ako ay linikha sa wangis, hawig at larawan niya. Kaya tayo ay nasa ibabaw ng lupa. We are the head and not the tail. We are more than conqueror through Him who loved us. Kung ito po ay iyong mape-personalize at ito po ay iyong maisasagawa sa iyong buhay, ito po ang titiyakin ko sa inyo. Mag-i-enjoy ka sa mga problema. Malulutas mo lahat yan. Sabihin mo sa iyong katabi, malulutas natin lahat ang suliranin. Sa Hebrews 7:25, ano po ang sabi doon? Ito'y lahat ay pagpapakita that God is able. Wherefore, He is able also to give, to save them to the uttermost that come unto God by Him, seeing He ever liveth to make intercession for them. So, how shall God able to save us? By intercession. So, God is interceding na ikaw at ako ay umunlad, na ikaw at ako hindi matalo ng mga pagsubok sa halip tayo'y magtagumpay. Amen? Kayo ba'y naniniwala na yung kailangan mong bahay kayang ibigay sa iyo ng Diyos? Ikaw ba'y naniniwala na yung iyong kailangan, ano ang iyong kailangan? Ikaw ba'y naniniwala na kayang ibigay sa iyo ng Diyos yung lahat ng iyong kailangan? Kayang-kaya niya. Pero kailangan ang iyong patatagin sa iyong buhay ay ang paniniwala at sambahin mo siya, kayang-kaya mo po ito, Panginoon. Kayang-kaya mo po ito, Panginoon. Kayang-kaya mo po. Kailangan ikay umunlad ng umunlad sa pagsamba na kayang-kaya niya ang lahat. At ang susunod po sa Romans 16:25, ang tulong niya ay handang kanyang gawin sa bawat isa sa atin. Now to Him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. So dito po ay makikita natin na kapag naintindihan mo po yung lihim. So, He is able to establish us by means of the gospel. Ano po ba yung establish? Yun pong establish is to confirm what we believe. Kanyang itayo at patatagin yung ating pinaniniwalaan sang-ayon sa kanyang salita. Ano po ba ang mga pangakong pinaniniwalaan mo sa salita ng Diyos? Meron ka bang mga kasaulado at kabisadong pangako ng Diyos? At kung wala, kailangang magsanay ka. That the blessing of the Lord it make it rich and He added no sorrow with it. Kayo ba'y naniniwala? So, when His people suffer sickness and disease, He sent His word and He healed them all. Pinadala niya ang kanyang salita at pinagaling niya silang lahat. At ito po ay nakatala sa Biblia. Kaya pag-aalalahanin mo yung kanyang mga kadakilan at yung kanyang mga ginawa, uunlad ang pagtitiwala mo sa Diyos.
ang Diyos na nakapaghahati ng dagat, ang Diyos na nakapaghahati ng ilog, ang Diyos na nakapagpapaulan, ang Diyos na nagbibigay ng buhawi. Pag nakita mo ang kadakilaan ng Diyos, the greatness of God is that He can create tempest. He can create tsunami. That is the greatness of God. Kaya kung ikaw ay magtitiwala sa Diyos, ikaw ay iiwas niya sa mga daluyong. Ikaw ay iiwas niya sa lahat ng mga sakuna. Why? Because you believe that He is able. You believe that He is the one orchestrating your life. You believe that He is the one leading your life. You believe that He is the one who is sovereign and governing your life. Huwag mong sayangin ang iyong kabataan ngayong ikay bata pa at ngayong matanda ka na, magpatuloy ka sa pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat may pangako ang Diyos na pag matanda na kayo, hindi ko kayo pababayaan. Kung paano ko kayo pinasigla nung kayo'y kabataan, pasisiglahin ko rin kayo sa inyong katandaan. Sapagkat ang tumanda na nagtitiwala sa Diyos, ang kanyang aanihi gantimpala. Ang kabataang nagtitiwala sa Diyos, ang kanyang aanihi pagpapala. Kaya dahil tayo ay ginamit natin ang mga pagpapala natin nung tayo kabataan, gantimpala na ang ating tatamasahin hanggang sa ulap. Hallelujah! So the young men will receive the blessing and the old people will receive the reward. Kaya hindi tayo aasa sa isa't isa, tayo aasa sa Diyos sapagkat tayo sa bawat antas ng ating buhay at level ng kalagayan ng ating buhay, lagi tayong may biyaya at pagpapala because God is able. Whew! Ang Diyos ko po ay napakabuti. Yung inyo bang Diyos ay mabuti rin? Hallelujah! Ngumiti ka nga dyan at nga sabihin mo, Panginoon, ako'y maligayang maligaya sa iyo. Amen! Sa umpisa, hindi totoo, pero sa kaiimik mo, later on, magiging totoo yan. Hallelujah! Hanggang sa ikay tumibay, hanggang sa ikay tumatag, at sasabihin mo ay, more trial, Lord, more trial. Sapagkat kayang-kaya mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi po ako nagbibiro, sapagkat buhay ko itong aking itinuturo. If not for the tests and the trials, I will not be where I am today. It's through tests, trials, and crisis. Ang bayan ng Diyos, through the wilderness, through crossing seas and rivers. Pag iyo pong kinatakutan ang mga pagsubok, iniiwas mo ang buhay mo sa promosyon mo. Desire the staying power of God. Hangarin mo yung kapangyarihan ng Diyos na ikay makapanatili sa Kanyang kamay at makapagpatuloy na nagtitiwala sa Kanya. Lahat ng sakit ay Kanyang papawiin. Lahat ng karamdaman Kanyang aalisin. But first, let everyone says that the Lord reigns and let Him be magnified. Naghahari ang Panginoon at hayaang siya ang matanyag. At pagtanyag na sa iyo ang Diyos, madali na ang kailangan mo na itustos at ibigay sa iyo. Then sa 2 Timothy 1:12, ito po ang pang-anim. For the which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed. For I know whom I have believed and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. About commitment, God is committing to us the gospel. So if you receive what He has entrusted to us, the gospel, so commit yourself to the gospel. God is committing us as He has committed to us the gospel, then commit ourselves to the gospel. Amen po ba? So His committing to us requires our commitment to His what He has committed to us. Huwag mong kalilimutan ng Ebanghelyo. Huwag mong kalilimutan ng kaharian ng Diyos. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya araw-araw po, tayo ay kailangang nasa paghahari ng Diyos at ipwesto mo ang iyong buhay sa paghahari ng Diyos. At mabuhay ka, yung katwiran po, righteousness is complete trust and great expectation that God
will help us, that God will heal us if need be. At makikita mo po na mararanasan mo yan, at pag nagkaroon ka ng personal na karanasan sa Diyos, wala na pong makahahadlang sa iyo at wala nang makakaawat. Ikay magpapatuloy ng tuloy-tuloy katulad ko. You know why? Sapagkat nalalaman ko po, siyang tumawag ay kaya niyang tustusan ang kanyang tinawag. Do not enter into conversation with Satan. Pag ikaw ay sinusurot ni Satanas, because the devil is an accuser of the brethren, sasabihin niya, ikaw naman ay ganito ganon. Huwag kang makikipagkwentuhan sa kanya. Sabihin mo agad ang ganito. Pakinggan ninyo. Sabihin mo, Satanas, ikaw ay nahatulan na dahil pinatay mo ang isang lalaking walang kasalanan. Kaya laban sa iyo ang buong langit at laban sa iyo ang buong hukbo ng langit dahil ikaw ay nahatulan na. Period. Kahit ano ang marinig mo, kahit anong makita mo, kahit anong maramdaman mo, basta maniwala ka, hindi mo ikamamatay ang iyong dinaraanan sapagkat ikaw ay may commitment na patotohanan mo na totoo at napakabuti ng Diyos sa iyo. At yun ang tuloy-tuloy. Kahit ano ang nagawa nating kasalanan, gaano mang kalaki ito, humingi ka ng tawad at siya'y laging nagpapatawad. At sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, mawala ang lahat ng nagpapahina sa inyong katawan. Sa pangalan ni Jesus, ako'y naniniwala, kaya tayo magkakasama sa iisang sambahan at sa iisang sambahayan dahil gusto ng Diyos lahat tayo malusog. In the mighty precious name of Jesus, receive the strength for your body right now. Right now, receive a mighty release of the power of the Holy Spirit on you. At maranasan mo kung gaano kaganda ang Diyos nating pinaglilingkuran. At sa pagtatapos, sa Jude 1:24, at ang sabi po dito, now unto him that is able, sabihin mo, now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. So, ibig pong sabihin, siya ang may kakayahan para hindi ka mawalay sa kanya. Siya ang may kapangyarihan para hindi ka mabigo. At siya ang may kapangyarihan at may kakayahan para hindi ka madaig at hindi ka matalo ng anumang pagsubok. Sapagkat siya ang gumagawa para ikay maialay na walang kapintasan sa harapan ng kanyang presensya at ikay pararangalan. At ano ang karangalan? Magkakaroon ka ng sobrang galak sa Panginoon.